Good morning po ulit, Sir Ma'am. Ang system na po ito ay isang web-based. So, pwede siyang ma-access through web browser. Ang mga web browser po ay Google Chrome, Mozilla. Pero, in-encourage po namin na Google Chrome po yung gamitin. Para po ma-access ito, i-type nyo lang po sa address bar ito, bfp-aims.online. Pagka-enter nyo po, ito yung lalabas. So, dito lang po tayo mag-focus sa may incident. So, pag-click ito, tapos proceed. Dito na po tayo maglalagay ng user credentials. Ang credential po natin, yung mga hindi po nakaka-access, pwede po kayo humingi ng link credential sa regional IT. May ginawa na po kaming way para ma-access po ng IT. Ang lahat po ng mga user credentials. So una po, ang aking i-discuss yung account ng station kasi dun po magsisimula lahat ng data. So pagka-login po natin, ito yung makikita. So para mag-gain code po, click lang sa new incident, tapos meron ditong fire. Pero bago yun, makikita nyo sa screen na mayroong ongoing tsaka fire out. Dito po, nakikita kung yung mga actual na incident pag ngayong araw. Pag gin-code po natin yung sunog ngayong araw, makikita dito. Makikita ng upper management lahat ng mga sunog. Tsaka sa kabila naman po, yung mga na-fire out. So, pag mag-encode po, click lang yung new incident, tapos click yung fire. Tapos, dito po, mapapansin nyo may delayed reports. So, pwedeng ito yung gamitin sa pag-encode ng mga previous na incident. So, kung mapapansin nyo, meron dito nakalagay. Pag-click ko itong checkbox, dito makukuha yung date and time ng reports. Kung actual lang po, today yung sunog, huwag po nating i-click to para yung ma-capture na data na date ay today. Ito lang pong unresponded fire incident. Ito yung mga ni-report na sunog pero hindi na-respondihan. Ito yata yung kailangan ng mga investigation report. So, proceed po tayo. Dito, makapansin yung nalagin na details kung anong region siya, anong province siya, anong city. Automatic na po yun. Tsaka ito po, ito lang po yung laman ng spot. So, basic na basic po ito. So, dito makikita yung date and time, call received, yung responding team, address. Dito yung pinaka-importante, yung type of occupancy. So, dito lahat naka-list po. So, yung system na yung bahala mag-identify kung to ay structural o vehicular o kaya non-structural. Tapos ito, establishment name, owner, account, yung time of arrival, time of fire started, alarm status. Nakalist lang po lahat yan. Tsaka kung anong oras na set yung alarma dito po. Tsaka dito, estimated damages. Basta lahat po nung nandun sa spot, ito po yon. So, need lang po natin i-fill up to. Kung i-save po nito, makikita ng system yung mga kailangan, mga naka-required na fields. So, hindi po siya mas-save. So, need na i-fill up. So, mag-sample po tayo. Ano nga rin kahapon. Ay, kanina lang. Sample na. Thank you.
far out po. Tapos po dito sa may contact number, ang format po niya ay 99 na lang po. Wala na po yung 0 o kaya positive 63. So pag na-fill up po lahat ito, click lang po itong save. Pagka-click ng save, dito po siya mapupunta sa far out. Kasi yung pinili natin kanina, far out na. Dito sa may president status, kung ongoing siya o kaya far out, ang pinili po natin kanina ay far out na. Para ito sa mga encoding. So pag napipindot po ito, pag binindot ito, makikita yung details ng na-encode. So kung mapansin nyo, rumami na ito, yung mga details nito. So kailangan itong i-fill up pag na-close na yung investigation dun sa incident. So so bali ganyan lang po yung pag-encode dito lang sa new fire. Kunti lang po yung fields. Tapos po, discuss ko lang po itong environment nitong system. Sa gilid po, kung makikita nyo, may dashboard. Pag-click po ng dashboard, dito nyo makikita lahat ng sunog sa station nyo. So, nakaka-categorize na ba ito? Kasi, per occupancy po. Saka pwede po itong ma-filter ng kunwari per month. Tapos po, pag bumalik kayo dun sa main na page, click lang po itong BP Aims. Babalik na po doon. Tapos, meron po ito sa may smart search ulit sa taas. Pag click po ito, dito rin makikita lahat mga sunog sa station nyo o kaya AOR. So dito, pwede yung paglaruan. Kunwari, hanapin nyo lahat ng single and two family dwelling na may within month ng March. So, fill up lang po ito. Single. Tapos date from, tsaka 2. Tapos click po ng filter. Automatic po, makukuha lahat. Tapos kung may specific kayong hinahanap na pangalan, alam nyo yung establishment name, ilagay nyo lang po dito. Kunwari po ay Mang Inasal. Pag-click po ng filter, automatic po. Filter na po niya. Tapos click lang po itong view kung gusto niyo makita yung details ng sunog sa dulo sa may column na action. Pag-click po nyo, ma-open nyo na po yung same details tulad ng kanina. So bali, ganyan lang po ito. Ganyan lang po kasimple. Dito sa new encoding, magkaroon ng form. Pagka submit po, kung gusto nyo makita sa may dito o kaya dito sa far out, kung hindi nyo makita dito sa far out, kasi itong page na to within the day lang po ito, within the day. Dito na po sa may smart search, kahit anong petsa po pwede yung kapaglaruan makita lahat. At dito lang po sa gilid, pag click nyo, dito po yung log out at change yung password. So kung gusto mag-change yung password, dito lang po, side.
So, bale, yun lang po. Ganyan lang po kasimple yun. Konting konti sa may account ng station. So, sunod naman po ay account na po ng national. Kasi parehas naman po yung makikita kapag ad account ng national, provincial, at regional. Nakadepende na lang sa AOR. Sample po dito. So, pag open po ng DO account, national account po yun, dito po makikita namin lahat ng sunog ngayon. So, nakalist po siya. May far out. Nandito yung number kung ilan. Pwedeng ma-search dito. Okay. Grass fire. Kita dito, grass fire. Lahat. So, pang viewing lang po siya. So, dito sa my smart search, pag-click nyo, mapansin nyo dito, pwede makita kung anong region. Pag-click po ng region, anong province, anong station. So, dito makikita namin kung sino yung mga nag-encode at kulang pa mga nag-encode. Tsaka po dito sa dashboard, ganoon din po. Kanina, ang nakalagay dito, kung anong region niya, anong province, automatic na kanina. Dito, pag national, kita po namin lahat. So, ganoon lang po ito. So, ganoon lang po. Sa kung ipapakita ko po yung account ng region, ganoon din po siya. Ang nabago lang, meron ng automatic na region. So sa 4A, syempre po yung makikita niya, yung within AOR lang po niya. So yung encode natin kanina, nakalamba, na dito na nakikita natin, nakareflect na dito. So pag dito sa may dashboard, pag click, automatic na po yung region. So seselect na lang po kung anong probinsya at anong station. Tapos pati po dun sa smart search, ganun din po, automatic na. Select na lang kung anong AOR ang gustong piliin. So, bale, ganun lang po. Pang viewing lang po itong monitoring yung account ng province, region, at station. At, sorry po, national. So, sa may station, dun po talaga yung encoding ng lahat po. Kung walang mag-encode na station, walang makukuhang data. So, bale, magiging parang useless po yung system. Kaya, sana po mag-encode po para ma-build po natin itong data management na database